Magandang umaga, narito ang magiging lagay na ating panahon sa araw na ito, bukas hanggang sa darating na Biyernes. Sa ngayon, umiiral na nga yung amihan or northeast monsoon sa nakararaming bahagi ng Luzon. Kaya sa araw na ito, asahan ang maulap na kalangitan, mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, sa lalawigan ng Aurora at ng Quezon, sa Camarines Provinces at maging sa Catanduanes. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, generally fair weather ang inaasahan maliban lang sa mga ilang pulupulong pag-ulan, minsan may mga kasamang pagkidlat at pagkulog lalo sa dakong hapon o gabi. At dahil nga sa umiiral na amihan, mababa ang inaasahan natin na maximum daytime temperature sa Tugigaraw, posibleng umabot lamang ng around 30 degrees Celsius sa araw nito. Samantala, mainit at malinsangang panahon naman ang bubungad sa mga kababayan natin sa buong Visayas at Mindanao, maliban na lang sa mga ilang pulupulong dagliang pag-ulan na dulot naman ng mga localized thunderstorm, lalong-lalo sa dakong hapon o gabi. So sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao, no, kung lalabas ng bahay, papasok ng trabaho, or may nakaplanong mahalagang bagay na gagawin outdoors, mangyari lamang magdala ng payong dahil kung di man proteksyon sa biglaang pag-ulan, lalong-lalo sa dakong hapon o gabi, ay magiging proteksyon naman natin sa init ng araw. Samantalang gale warning, nakataas pa rin sa mga karagatan sa paligid ng Batanes, Babuyan at sa northern coast ng Ilocos Norte. Maalon hanggang sa napakaalong karagatan ang inaasahan dito hanggat maaariog muna pumalaot yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat dito po sa mga areas na naka-highlight ng red. Samantala, sa natitirang bahagi ng ating bansa, sa western seaboard ng Luzon at sa eastern seaboard ng ating bansa, asahan ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa mga karagatan naman dito sa may bandang Visayas area at sa western section ng Visayas at southwestern section ng Mindanao, banayad hanggang sa katamtamang pag-alo naman, maliban na lamang kung may mga offshore thunderstorm activity. Sa ngayon ay may minomonitor din tayong dalawang bagyo na nasa labas ng ating air responsibility. Ang tropical storm na may international name na Malu, kanina alas 3 ay tinatayang nasa layang 1,760 km silangan ng Northern Luzon. Samantala, ang tropical depression dito sa may bandang West Philippine Sea, tinataya namang nasa layang 630 km west ng Calayan Island, Palawan. Bagamat wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, ay patuloy tayong magmo-monitor at magbibigay ng update sa pamamagitan nating public weather forecast mamaya alas 4 ng hapon. So ano nga ba yung senaryo na inaasahan natin dito sa dalawang bagyo bukod pa sa umiiral na amihan? Ang Global Spectral Model nagpapakita ng wind forecast at movement ng dalawang bagyo sa susunod na 2 hanggang 3 araw. So mapapansin natin, unahin natin itong tropical storm na may international name na Malu. Inaasahang kikilos nga pahilaga at hindi papasok ng ating area of responsibility. Samantala, dito naman sa may West Philippine Sea, ang tropical depression inaasahang magla-landfall dito sa may bandang Vietnam area. So basically, bagyo free tayo for the next 2 to 3 days. Subalit, pansinin natin yung umiiral na amihan, inaasahan pa rin nga sa susunod na 2 hanggang 3 araw. May kalakasan, no? So inaasahan natin na posibleng ma-maintain yung gale warning or madagdagan pa yung mga lugar na inaasahan natin magkakaroon ng mga maalon hanggang sa napakaalong karagatan for the next 2 to 3 days. Kaya sa mga kababayan natin, no? Lalong-lalo na yung mga mangingisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat, patuloy din pong mag-monitor bukod sa weather condition sa gale warning na ipapalabas ng PAGASA. Sa ating 3-day weather outlook dito sa Metro Manila, patuloy nga yung generally maliwanag sa panahon, ilang pulupulong mahinang pag-ulan, asahan pa rin. Sa Baguio City, inaasahan din yung maliwanag sa panahon, mga pulupulong mahinang pag-ulan na dala ng amihan for the next 2 to 3 days. Samantala sa Legazpi, magiging maulap may mga pag-ulan sa darating na Miyerkules at Biyernes, then gradually improving ang weather sa darating naman na Biyernes. Patuloy naman yung mainit at malinsangang panahon sa Cebu at sa Davao, maliban na lang sa mga ilang pulupulong dagliang pag-ulan na dulot ng mga localized thunderstorm, lalong-lalo na sa dakong hapon o gabi. At ang araw naman ay sikat mamaya alas 5.50 na umaga at lulubog alas 5.30 ng hapon. Karagdaga impormasyon online hinggil sa magiging lagay ng panahon na iba't ibang bahagi ng ating bansa, 4-day weather outlook at maging sa weather condition ng mga karatig bansa dito sa Asia, mangyari ling bisitahin na aming website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. Yan muna ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.